Hello po. Hugutan na lang po tayo. Bilang po isang kabataan na may karanasan sa pag-ibig, ano pong mas pipiliin nyo? Yung babalikan pa po yung nakaraan o magpapatuloy na lang po sa buhay nyo? Para sa akin, magpapatuloy na lang ako sa buhay ko ngayon. At bakit po? Kasi ito'y isang experience din na lagi kong sinasabi kay Pao, kay Pauline Joy Tormis. Once is enough. Pag pass. Ibig sabihin, kaya siya nawala sa'yo kasi hindi siya deserving para sa'yo. Sabi nga, ang pinaniniwalaan ko lagi, kapag pass, dapat lagi mo tatandaan yung tatlong pinakamahalagang mga salita. Drop it, live it, and let it go. Kaya para sa akin, dapat mas mahalaga na ipagpatuloy mo na lang yung buhay mo ngayon at i-prove na tama yung decision mo na iniwan mo yung past mo. Okay po, thank you po. Welcome. Po kuya, hugutan na lang po. Bilang pong kabataan na may karanasan sa pag-ibig, ano pong mas pipiliin mo? Yung babalikan pa po yung nakaraan o magpapatuloy na lang sa buhay mo at magle-let go na lang? Siguro sa akin yung magle-let go kasi di ba, paano dadating yung totoong para sa'yo kung hindi mo bibitawan yung isa? Leave it, drop it, and let go. Sige po, salamat po. Hugot, tanong lang po. Bilang isang tao na may karanasan po sa pag-ibig. Wala ako niyan. Itatanong ko lang po kung ano pong mas pipiliin nyo? Kung babalikan pa po yung nakaraan o mag-move on na lang o at ipagpapatuloy ang buhay mo? Unang tanong. Babalikan sa'yo yung tanong ha. Sige pa. Ano pong gusto mong balikan sa nakaraan? May dapat ba? Kasi sa akin hindi naman masamang balikan yung nakaraan. Ay po. Ano bang babalikan mo doon? Yung mag-stay sa nakaraan ang masama. Ang mahirap. Sabi nga, di ba, remember the past, di ba, live the present, and aim for the future, di ba? Walang kasalukuyan kung walang nakaraan. Lalo na, walang kinabukasan, di ba? Then, kung ako tatanungin, babalikan ko yung nakaraan. So, pabor po kayo na balikan yung nakaraan? As memories lang siguro. Alaala. Para sa susunod, alam mo na yung gagawin mo. Okay po, salamat. As a guide. Okay po. Guide, salamat po.